Guys, welcome back. Bago tayo magpatuloy, tatanungin ko muna kayo, naniniwala ba kayo sa salamangka? Kung hindi or oo, pues kailangan nyo pong tignan ito sapagkat natutuo po ang salamangka. Pero mayroon po yung tricks, ano? Katulad po nitong aking gagawin, pakita sa inyo, palilitawin ko ang tatlong barya na ating gagawin content. Yan, so nakita nyo na guys. Diba? Magic, instant coins. So meron tayong pang content ngayon. Ano, buti na lang may salamangka. Kung wala salamangka, di wala tayong content ngayon. So ito ang ating content year 2006, 2007, in year 2008. May mga katanungan kasi sa tatlong ito, no, yung series na ito, kung alin ba yung rare na dito sa tatlong ito. No? Meron pong rare talaga dyan sa tatlong yan. At meron pong mga pagkakaiba yan. Hindi lang yung years nila. Yan, no, year 2006, year 2007, and year 2008. Kaya samahan nyo po ako hanggang dulo. Makompletuhan nyo pa yung content natin yan para makuha nyo po ng buong buo ang impormasyon. Okay guys, magpatuloy na po tayo sa ating content. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, subscribe and join sa ating membership para mas masaya tayo at may mga benefits naman po yan. Ano? At magtanong kung meron pong gustong itanong about sa membership. So ito po guys, year 2006, 2007 and 8, 1 piso BSP series coin. Yan, alamin po natin guys kung ano ang katotohanan or yung ano ba ang mga status nitong tatlong year na ito. No? Kasi may mga content na lumalabas na isa dito ay rare na daw. Ano? So, well, malalaman po natin yan. At pagbabasayan po natin dyan yung ating website. Doon po natin makikita yung percentage na itong mga ito. Kaya iisa-isahin natin yan at pati na rin yung kanyang variants. Pero bago natin i-compare, no, yung tatlong year na yan, punta muna tayo dito sa Namista. Dito muna tayo magkakaroon ng kapaliwanagan kung alin ba sa talaga sa tatlo yung hard to find. Kasi nga maraming lumalabas na yung year 2007 ay rare na daw. Ano? So, well, malalaman po natin yan. So, ito, year 2006, 7, and 8. Ayan, adjust ko lang para mas makita ninyo kasi yung year 2008 ay may dalawang klase yung kanyang variance. Ano? Ayan. So, unay muna natin sa year 2006 para mas mabilis lang ating explanation. 2% year 2006. Oh, so, ibig sabihin, mababa po siya. No? So, semi-hard to find. Ang, di, sa panahon nga ngayon, guys, hard to find na itong year 2006. Dahil lang yung aking year 2006 ay tatatlo pa lamang sa hanggang sa ngayon. So, sunod tayo dito sa year 2007. Ito pong year 2007, marami ako nakikita na ito daw ay rare na. So, hindi po yun totoo. Sapagkat 8% po ang year 2007. At marami po akong year 2007 dyan, no? At magaganda ang kondisyon. So, mali po yung sinasabi nila na rare na daw, ganun, malaki ang value. So, fake news po yun. Ganun lang po kasimple yun. Kasi pagbabatayin po natin dito, yung kanyang percentage, eh, no? At year 2008, 3%. Ayan. So, hindi sila nagkakalayo noong year 2006. Semi-hard to find na rin po itong year 2008 na ito. Yung common niya, no, yung 3%. Dahil yung year 2008 na 0.3%, yung po ang tunay na rare. So, sa tatlong ito, ibig sabihin guys, ang year 2008, ang pinaka mahirap hanapin. Ano. At hindi lang po yan. Itong year 2008 ay sa kanilang tatlo, yung variant ni Jose Rizal, no, yung itsura ng surface. So guys, so makikita nyo po yan at babalikan po natin yan. Okay guys, focus lang kayo. No? Pag-uusapan naman natin ngayon yung kanilang variant. No? Unahin natin syempre ang year 2006. No? Year 2006, sabi nga kanina itong year 2006, bali semi-hard to find na pumapangalawa sa hard to find na year 2005. At kung titignan naman natin ang kanyang variant yung series ali, ito po yung itsura ng series dito, yung ano lang, yung sakto lang, yung common lang. No? At pagdating doon sa detalye ng kanyang buhok,
ay hindi gano, hindi masyadong pino, no? O yung hindi compare kasi sa ibang piso na kitang kita yung detalye, yung hibla ng buhok. So sakto lang yan. Ang maganda lang dito sa year 2006 eh yung kanyang year na semi hard to find na, at meron na pong value yan. So okay na tayo dyan, ano. Sunod, year 2007. Yan, itong year 2007 ay napaka medyo maraming lumabas na fake news dito, Kumo. Rare na, no? Sabi nila rare na daw, pero hindi po, hindi po totoo yun. Pero may special po dito sa year 2007 na ito. Pagkat dito sa year 2007 na ito, yung variant ng portrait ni Jose Rizal, pansinin niyo po kung meron po kayong hawak na year 2007 dyan. Naiiba siya, no? Doon po sa may bandang close-up natin, yan. Yung jaw, yung panga sa Tagalog, yung panga ni Jose Rizal dito ay medyo makapal. So, ayan po ang special dito. Ayan lang po ang kagandahan dito. Makapal yung kanyang panga. At mapapatunayan po ninyo kapag meron kayo dyan. At tignan nyo at i-compare nyo doon sa ibang piso. So ayan, ano, ayan lang ang special dyan. Year 2007. So, then mapunta tayo dito sa year 2008. Ito naman po year 2008, may dalawang klase ito eh. Variants ito eh. Yung kanyang common na 3% na semi hard to find na rin, at yung rare type niya na year 2008 na pros. Bold letters lang yun, guys, pero pros po yun. So napakahirap pong hanapin ito, kaya itong at itong example natin ay hindi ko nga masabi kung pros po ito, kasi kung titingnan niyo po ay may pagka parang semi pros siya, no? Pero meron po akong mga iilang piraso nito na galing yung karamihan kay Kuya Serapina, no, binigay niya sa akin. Napakaganda na itong year 2008. At hindi lang po yung kanyang year na yung 0.3% na rare na, ano. At yung common na 3%, ayan, close up mo natin. Mapapansin nyo yung detalye ng kanyang buhok eh mas detalyado, mas pino compare dito sa dalawang year na ito. Ayan, pansinin nyo, no? Di po ba? So, sa tatlong ito, bukod sa mas maganda ang pagkakayari nitong year 2008, eh meron siyang variant na rear na, no, yung pros. Wala pa kasi tayong pros niyan, hindi pa tayo nakakakita niyan. So kayo po, ano po masasabi niyo sa tatlong ito? At kung meron din po kayo ng hawak sa tatlong ito, ay paki-comment po ninyo. At mahalaga po ang inyong comment, ano, para meron po tayong makukuhang karagdagang impormasyon na manggagaling naman din sa inyo, yung kay inyong mga opinion. Kailangan po natin 'yan dito. So ayan. Alright guys, nasabi ko na po yung aking mga dapat sabihin at dapat ipaliwanag, no? Kaya inaantay ko rin ang inyong komento rito. Asahan ko po ang inyong mga opinion. Mahalaga po yan. At doon po sa mga bago dyan, subscribe at mag-join sa ating membership at nang makasali sa ating mga raffle na gagawin, no? So requirement po yan para makasali kayo. Mag-join po kayo sa ating membership. So ayun guys, tapos na po ang ating content. Maraming salamat po. Until next time po. God bless you all. I'm out.